Isang batang babae ang pinagkakagat at binutas ang kanyang kamay ng mga garapata kaya't naparalisa ito. Ano kaya ang nangyari at bakit nagkaroon ito ng mga garapata sa kanyang kamay at saan niya ito nakuha? Gumaling na din kaya ang batang babae? Isang 5-anyos na bata ang nakaranas ng pagkaparalisa ng dahil sa kagat ng garapata. Ayon sa kwento ni Nanay Beba, isang araw habang nagti-tiktok siya ay bigla na lang natumba ang anak niyang si Shira na nauna ang mukha sa kanilang banyo. Agad niya namang dinala sa ospital si Shira na hindi daw kayang kumain mag-isa at nahihirapan ding huminga. Hindi daw maipaliwanag ng mga doktor kung ano ang naging sanhi ng sakit ni Shira. Hanggang sa makakita ng garapata si Nanay Beba sa kamay ng anak niya. Ayon sa report, nang makita ni Nanay Beba ang mga garapata sa kamay ng anak ay kasing laki ito ng mga puzzles, at ito umano ang dahilan ng pagkaparalisado ng batang babae. Pumuti daw agad ang kalagayan ni Shira nang matanggal ang garapata sa mga kamay nito. Sa tingin ng ina ng bata ay nakuha ito ng kanyang anak sa palaging paglalaro nito sa asong may gali sa kanilang kapitbahay. Napabayaan niya di umano ang kanyang anak na babae dahil sa sobrang pagkahilig niya sa pagtitiktok araw-gabi, dahil kahit sa kusina, sa banyo, sa mall pag nakarinig siya ng sounds ay agad niyang kinukuha ang cellphone at nagtitiktok, kaya't ibinibili na lang niya ang kanyang anak na si Shira sa kanilang kapitbahay upang malibang ito, ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay mayroon palang isang asong puro garapata ang kanilang kapitbahay, palagi itong inaakap at nilalaro ng kanyang anak kahit na hindi napapaligoan. Ikinagulat naman ng doktor ang naging dahilan ng pagkaparalisado ni Shira dahil wala pa siyang nakikitang ganitong sanhi ng sakit, ito ang naging paglalarawan ng nasabing doktor sa sakit ng batang babae. Ayon sa American Lyme Disease Foundation, ang pagkaparalisado na naranasan ni Shira ay dulot ng 5 tick species o garapata. Ang tick paralysis ay dulot daw ng kagat ng isang busog o buntis na babaeng garapata na nagpo-produce ng neurotoxin. Ang toxin na ito ay naililipat ng babaeng garapata sa tao kapag ito ay nakagat niya. Base sa mga experiments, pinakamalaking amount ng toxin ang nailalabas ng kagat ng garapata sa 5 at 7 araw ng pamamahay nito sa katawan ng biktima niya. Ang mga garapata ay tumitira sa labas ng bahay o outdoors na ang madalas na binibiktima ay ang mga tao at ang mga alagang hayop. Ang garapata ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagsisip ng dugo ng tao o alagang hayop. Madalas ang kagat ng garapata sa tao ay harmless o hindi magdudulot ng kahit anong peligro. Ngunit, may mga pagkakataon naman na nagdudulot ito ng allergic reaction na kung saan maaari ring magdulot ng sakit na lubhang delikado at maaaring makamatay. Kung ang isang tao ay allergic sa kagat ng garapata, ito ang mga sintomas na mararanasan niya. Pananakit o pamamaga sa pinagkagatan ng garapata, paltos at hirap sa paghinga. Maaari ring magdulot ng sakit ang kagat ng garapata sa tao. Ang mga sintomas nito ay lumalabas ng ilang araw o linggo matapos makagat ng garapata, katulad ng rashes malapit sa kagat ng garapata, rashes sa buong katawan, stiff neck, sakit ng ulo, nausea, panghihina, muscle o joint pain, lagnat, chills at kulani. Kapag nakaranas o nakaramdam ng nasabing sintomas ay agad na magpunta sa doktor para matingnan at malunasan ang sakit na idinudulot nito. Ang pinakamahalagang gawin para matanggal ang mga sintomas ng kagat ng garapata sa tao ay pag-aalis o pagtatanggal nito sa balat. Kapag natanggal na ang garapata ay ilubog ito sa rubbing alcohol para makasigurong ito ay mamamatay. Para hindi magkaroon ng sakit o impeksyon mula sa garapata ay unang dapat iwasan ang pagkakaroon nito. Magagawa ito sa sumusunod na paraan. Tumayo sa mga hayop na mayroon nito, at bantayang mabuti ang mga anak at huwag maging pabaya gumamit ng mga tick repellents na may taglay na 20% ng DEET. Ang kagat ng garapata sa tao ay madalas na nagdudulot ng impeksyon sa loob ng 24 na oras, kaya mas maganda na matanggal ito agad kapag nakita sa katawan. Maraming salamat po at huwag mo po kalimutang mag-subscribe at mag-like para lagi kang updated sa mga video natin at magkaroon ng kaalaman sa mga dapat gawin upang maingatan ang kalusugan ng ating pamilya.